tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin magpakailan paman habang ako ay narito at may buhay. Natulog na ba yung mga bata? Nakatulog na sa kahit hintay sa'yo. Pasensya ka na, hindi kaagad ako nakalis. Galing kasi ako sa library. O sige, kumain ka na. Oo, kanina pa ako gutom. Hindi ka ba napapagod? Sa umaga, trabaho. Sa gabi naman, parati ka nag-aaral. Kapag hindi ka nag-ingat, baka magkasakit ka. Kailangan, Yoli. Iisa lang pangarap ko sa buhay, ang makapasok sa NBI. Alam mo naman, mangyayari lamang yan kapag nakatapos ako ng abogasya o komersyo. Kaya baliwala sa'yo, kahit mapagod ka. Bakit kasi hindi ka makontento bilang abogado? Nandiyan ang pera, Epi. Ayaw mo bang guminhawa ang buhay natin? Wala akong ibang hiling para sa inyo, Yoli. Kundi mapabuti niyong kalagayan. Ito naman ang sa akin. Sana maunawaan mo ako. Higit kailanman, ngayon ko kailangan ng inyong suporta. Just keep it slow and not stay down.
akong mag-artista. Loka! Kayang-kaya ka namin build-upin. Kaya lang, may ang magiging manager mo. Kaya, pakita mo ng acting mo. Iyak! Iyak, sabi! Tama na! Wow! Parang awang na! Kumat! Parang awang na! Sinabi na mo ba't eh? Bilisan mo! Yan! May tinatago ka pala eh! Bakit mo umiiyak? Wow! All right talaga! Materiales puertes! Congratulations, Epi. Ang galing mo talaga. Pumasa ka na sa Lawyer's Bar Exam. Natanggap ka pa sa NBI. Salamat, Danny. Pinalad lang ako siguro makapasa sa dalawa. Abay, hindi lang swerte yan. Kundi dahil sa pagsisikap at pagtsatsaga mo, eh hindi mo mararating ang ganyang kalagayan. Paano, Epi? Iwanan mo na kami. Ganun na nga siguro. Eh, pinagre-report na kaagad ako sa bureau eh. Basta ba... Hindi ka makakalimot sa amin eh. Hindi mangyayari yun. Pinagmamalaki kong pinanggalingan ko. At walang dahilan para ikahiya ako ang pagiging janitor ko. Paano, Danny? Ikaw na ang bahala rito. O sige, akong bahala dyan. Sige. Walang gagalaw niya. Sige, yun lang pasok ko, ha? Bitiwan niyo ako! Wow, nang ya kayo! Bitiwan niyo ako! Saklolo! Bitiwan mo ako! Hoy! Cut! Good take. Break for lunch muna tayo. Doon tayo? Okay. Sequence breakdown. Pare, ilipat natin itong camera. Pahanda mo itong sequence na ito. Ito susunod natin. Hawakan mo po. Saan po tayo ngayon? Po tayo doon. Bakit may problema? Wala naman. Sige, mauna ka na. Sigurado ka? Good afternoon, Miss Romano. May pangako kayo sa amin, di ba? Weekly nyo ngayon. May kukolektin lang sana kami. Pwede bang sa susunod na linggo na lang? Kayo talagang maartista, oh. Pare-pareho kayo. Wala kayong isang salita. Ha? Baka nakakalimutan nyo, Miss Romano. Isang bote lang ng asido ang katapat ninyo. Kaya nga nakikiusap ako sa inyo, eh. Hindi pa pwede yun. Ang sabi ng amo namin... Pag wala kami makuha sa'yo, ikaw kukunin namin. Halika na! Maawa kayo sa dalila. Pare, tama na, babae yan. Hoy, artista! Huwag na huwag mo kaming pakikialaman. Baka magsisi ka. Kawawa naman ang pamilya mo. Dulce! Tandaan mo tong pakikialam mo, Mr. Jess Lapid. Action star, ha? Baka nakakalimutan mo na Big Four kami. Ano? Jo, halika.
Mr. Jess Lapid, yung bida. Hindi ba kaibigan mo yun? Paring Jess! Join us! Thank you, pare. May bisita ako. Pare, toma muna tayo! Sadali lang. Halika, Jess! Pare, please, join us! Hindi, may mga kasama ako eh. Isang bote lang, oh. Salamat. May mga kasama ako eh. Babalik na lang ako mamaya. Ikaw ang bahala. Tumawag ka sa corner. Kay Alvarez. Papuntay mo kagad ang barkada rito. Oh, sige. Hello? Corner? Si Angie ho ito. Andiyan po mga barkada? Ho? Wala? Yung order, sir. Salamat. Mr. Lapid! Lapid! Pare! Umalis na tayo rito. De, relax ka lang. Pare! Bakit, pare? Anong problema? Wala naman, pare. Ikinagagala ko lang makainuman. Ang isang artista. Upo. Upo! Laguna ng bakasyon. Tapos, 8 o'clock kami umalis dito. Pagdating namin sa... Ano ba? Grabe, lastas na kasi traffic. Ano? Tapos, hindi ho. Pagbaba ko ng sasakyan, sorry ho. Siyempre, nagkaroon ng kasayahan. Bale, yun yung first time na nagkita-kita kami. Tapos, nagkaroon kami ng picnic. Nagpunta kami sa Batis. Tapos, after nun, nagkita kami ng lola ko. Tapos, sinama namin siya. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyari nung nakaraan na hindi kami nagkikita. Siguro mga 3 buwan din kami hindi nagkikita ng lola ko. Oh, uwi na tayo, pare. Sir, ano pa ang order ninyo? Hindi na kami order. Yung cheat na lang ho namin. Yes, sir. Uwi na kami. Sandali lang, ha. Makukuha ko. Bigyan mo kami ng fried chicken, crispy pata, at saka mga baso dahil may bote na kami. Sir, ano pa ho yung isa? Bingi ka ba? Pasensya na ho kayo, sir. Sige na! Sige na! Ay! Ano ka? Yan. Po. Laks kayo mo yan. Magandang magbabad dun sa Batis dahil mainit ang tubig. Magaling para sa rayuma ng lola ko. Tiga! Table kita! Di ka bakay dyan! Sorry, naka-table na ako eh. Ano? Ano sinabi mo? Naka-table na ako. Bakit? Sino mang pinagmamalaki mo? Ito! Walang pinagpat dyan! Manila ang kain pakain sa inyan! Tiga! Pare. Ha? Huwag pilitin ang tao pag-ayaw. Anong problema mo? Hoy! Sino ka ba? Hindi mo ba nakikilala kung sino kami? Kilala ko kayo. Kayo ang mga asungot dito eh. Sige, ituloy mo. Nantuloy ang lumipad yung ibon mo. Di mo pa ituloy. Ah.
Tama pala ang tip sa atin. Dito pala sa maisan tinatago itong mga damo. Mautak talaga. Hindi mo nga naman iisiping marihuana plantation to. Kailangan may report natin agad dito sa opisina. Tawag niyo raw ako, sir. Oo, oo. Maupo ka. Well, I'd like to congratulate you and your men for a job well done in the Big Four case. Ngayon, napatunayan natin na nobody's untouchable, nobody's above the law. Salamat to, sir. Sana ho, magsilbing paalala ang kasong ito sa mga tao na walang pinapanigan ng batas. To do yan. But we must move on. Nabasa mo ba ang diary ngayon? Oo, sir. Totoo ang newspaper accounts. Yan din ang report sa atin buhat sa regional office natin sa Cavite. But two of our agents were brutally murdered. Isa pa ho, sir. Malakas ang proteksyon niyan sa bayan namin. Yan din ang feedback sa akin. Kaya, napag-desisyonan ko na i-assign sa iyo ang kasong yon. Pamilyar ka sa lugar, kilala mong ugali ng mga tao ron. And if there's anyone who can get near Putik, you're the man. Kaepi, pasensya ka na din, sinanda ko. Nagabala ka pa, Katano. Bakit bigla yata kinapasyal? Kaya kami na pa rito para alamin kung ano ang mga galaw ni Putik ngayon. Ang masabi ko, Kaepi, maraming natatakot magsalita tungkol sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Malupit sila sa mga sagabal na gawain nila ngayon. Mabilis ang hatol. Ah, ganun mo ba? Eh, sana marami siya maaaring makita. Eh, matagal nung tatago si Nardo eh. Sa pool ng mapatay niya ang mga ahente ng NBI. Natunugan niya siguro, hinahanap siya ng mga otoridad.
Napagsabihan siguro ng padrino niya. Alam namin maraming politikong nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Senardo, maingat. Pero yung mga tauhan niya, lalakas ng loob. Lalo na si Emong. Kung saan-saan lang gumagala dito sa atin yan eh. Kung ako sa'yo, unahin ko yung sanga, bago yung ugat. Kaya ipipaalala lang. Kung magkikita kayo, huwag mong ayaan makaapak sa putik. Kasi nandun ang bisa ng kanyang anting-anting eh. Salamat sa paalala mo, Katano. Pero titiyakin ko sa'yo, pag nag-abot kami, hindi sasayad sa lupa o sa putik ang talampakan niya. Salamat ulit, Katano. Oh, dito lang ako. Sige. Sige, ha. Sige. Ang tingin ko sa inyo ay alagad kayo ng batas. Baka makatulong ho ako sa inyo at matulungan din ninyo ako. Anong ibig niyong sabihin? Alam ko ang hinahanap ninyo ang pangkat ni Putik. Alam ko rin ho na ang karang kamay ni Putik na si Emong ang may kagagawa ng pagkawala na anak ko. Meron ho kasi nakasaksi na ilang tao sa ginawa nilang pagdukod sa aking anak. Kaya lang, tinakot at binantaan nila ang mga itong papatayin kapag nagsalita. Eh, ano naman ang ginagawa ng mga alagad ng batas dito? Wala ko silang magawa eh. Natatakot makipagtulungan ang mga tao. Kaya malaya pa rin yung nakakakilos ang pangkat. Kung gusto ko ninyo, sasamahan ko kayo doon sa Malagasang. Madalas ho abutin doon ang umaga si na Emong sa pag-iinuman. Sige ho, samahan nyo nga kami. Dena ho kayo. Nandiyan ho sila. Sana ho mabigyan ninyo ng katarungan ang ginawa nila sa aking anak. Sino ba dito si Emong? Si Emong. Ako. NBI. Sumama ka sa amin. NBI? Eh, kinakatay lang namin kayo. Thank you.
maawa ka sa akin. Maawa ka sa pamilya ko. Ngayon may pamilya ka. Hindi ba kumakatay kayo ng NBI? Pasensya ka na, Yoli, kung nagdadalas ng pag-uwi ko ng ating gabi. Bakit? May bago ka bang misyon? Yung nga sasabihin ko sana sa'yo, baka mawala ako ng 2 linggo. Bakit, Epi? Ikaw lang ba ang tao sa bureau? Bakit panay-panay ang mga kaso mo? Halos hindi na tayo nagkikita. Pati mga bata. Hindi ka na yata kilala eh. Pasensya ka na. Talagang ganun eh. Mabuti nga eh. Napapansin ako sa opisina. Ibig lang sabihin nun, maganda ang performance ko. Ang kaso, ang pamilya mo naman ang napapabayaan mo. Epi, bigyan mo naman kami ng panahon. Simula nung magtrabaho ka na sa NBI, minsan na lang tayo nagkikita dito sa bahay. Huwag ka na magtampo. Hayaan mo. Pagkatapos ng kasong ito, kayo nang asikasuhin ko. Sir, hindi ko malapit-lapitan. Hindi ko na sinundan. Baka makahalata eh. Pagawin sa inyo riyan. Sa direksyon yan. Yes, sir. Tapak sa putik niyo. Probinsya ninyo. Sa Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Sa Gimba po. Sino naman ang nagrekomenda sa iyo para dito? You know, oh, si Mong Pinong. Dalawa.
ba si Mampino, yung nasa likod? Oho, siya ho. Totoo niyan, ano meron kaming... Ano pa ang paliwanag mo? Nahuli ka na sa akto, Epi, ha? Nahuli ka na! Ito? Ito ba ang pagpapalit mo sa akin, ha? Ito, ito? Ha? Sino ba ito? Hoy, wag mo akong iskandaluhin dahil sanay na rin ako sa iskandalo. Baka gusto mo makatikim sa akin. Huwag ka nang sumagot, misis ko yan. Ganun ba? Oo. Ay, misis mo ba? Sorry, misis. Itinable lang mo niya ako eh. Sige ho. Ang hilig-hilig kasi. Yoli, hindi ka dapat nandito. Kala mo walang nakakita sa'yo dito? May nagsabi sa akin. Ang totoo niyan, meron kaming operation dito. Operation? Eh, ba naman ino-operate mo eh? At huwag mong gamitin yung pagka-NBI mo. Wala naman yung NBI sa akin eh. NBI! NBI! Walang lalabas! Sige. Sige. Lakad. Doon. Tuyo. Epi. Pasensya ka na kasi... Wala kang dapat palalaan. Naintindihan ko. Sir. Epi, maupo ka. Pinirmahan ko ng appointment papers mo. Next week, magiging NBI Regional Director ka na. Thank you, sir, for your trust and confidence. Kikilalanin ko malaking promotion to para sa akin. You deserve it, Epi. You did a very good job sa Nardong Puti case. Thank you, sir. Kaya lang, may nabalitaan niya at ang konting problema sa huling mission mo. You know ba, sir? Napagkamali ni Mrs. na dumadalaw ko sa Red House. Pero nagkaliwanagan ho kami. Mas magaling niya at ang undercover si Yoli kaysa sa'yo, ha? Ganun na nga ho, sir. Kaya maingat ho tayo. At ang pinaka-effective na pag-iingat ay huwag nang gumawa ng kalokohan, di ba, Epi? Coming from you, mukhang tama nga, sir. Teka. May ibig kaya nang sabihin doon, ha? Thank you again, sir. Permission to leave. Doon ka na nga. Welcome to our town, sir. Pasensya na kayo. Ako lang sumalubong sa inyo kasi karamihan sa mga agents natin nasa mission ngayon eh. Ang report sa akin, isang lalawigang ito na may pinakamababang crime rate. Eh, paano naman ho hindi bababa? Eh, hindi naman nire-report. Eh, paano naman magre-report, sir? Eh, ang pagre-reportan din ang gumagawa ng kalokohan. Mga nagpupulis-pulisan. Eh, anong ginagawa dito ng chief of police at ang mayor? Sa kanila naman, walang problema dahil pareho namang matino eh. Pero may dalawang bukbuk din sumisira sa pwersa. Yung dalawang pulis na naghahari-harian dito. Eh, sila may hawak sa pasugalan, gun running, at counterfeit money production. Magkakasubukan kami kapag ipinagpatuloy nila ang kalokohan nila. Siya nga pala, sir. Kumusta naman si Mrs.? At yung mga bata? Mabuti naman. Mukhang matatagalan nga lang bago kami magkasama-sama ulit. Sir. Tingnan mo na ako isama sa Manila pag na-reassign ka doon. Kasi namimiss ko na rin yung mga happenings doon eh. Walang problema.
Thank you, sir. Dito si Mayor, sir. Andiyan ang kotse, oh. Good afternoon, Mayor. Magkakarte si call sa inyo si Attorney Velasco, ang bagong regional director ng NBI natin. Sir, si Mayor Garcia. Attorney Velasco? Magandang araw sa inyo, Mayor. Epi na lang po. Epi? Epi, I'm glad to have you here. Salamat po. Sana magustuhan mo ang aming lalawigan. At inaasahan ko na malaki ang maitutulong mo sa amin para mapanatili ang katahimikan at kaayusan dito sa amin. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Gagawin ko makakaya ko. Tsaka pala, si Sergeant Cristobal at si Sergeant Marquez. Ikaw palang bagong taon ng NBI. Masarap madistino dito. Para bang nagbabakasyon ka lang, wala ka namang gagawin dito eh. Dahil lahat ng sitwasyon dito, kontrolado namin. Hindi ba, Sarento? Ang ibig sabihin nila, wala masyadong problema dito. And mababa ang crime rate. At saka pala, may pupunta pa nga pala ako eh. Lalakad na ako. Maiwan ko muna kayo, ha? May appointment pa ako eh. Epi, welcome. Thank you, Mayor. Let's go. Sir, yung dalawang nakaniporme, yun ang bukbok ni Mayor. Yun ang kasibilya naman. Yun ang hitman nila. Sa gawa ng NBI. Ay, kaupo mo lamang eh. Sinabakan mo na mga lokong yun ah. Yun lang ang paraan para makarating sa kanila, mensahe. And the message is, you really mean business. Ganun na nga ako. Alam mo, Epi, sigurado akong naintindihan nila ang ibig mong sabihin. At mabuti na yung nangyayari para sa aming mga local officials. Ang tagumpay ng kampanya namin laban sa krimen ay tagumpay nyo rin. Kaya pala, napupula ng ibang otoridad. Noong pananunungkulan, hindi man lamang nakikipagtulungan. Samantalang ikaw, kaupo mo lamang, marami ka nang nagawa. Hindi totoo yan, Mayor. Marami kami nakuhang impormasyon sa mga otoridad dito. At meron din silang kooperasyon. Mabuti naman kung gayon. Bueno, maupo muna tayo. Halika, Epi. Papakilala kita kay Ms. Rivera. Beth! Hi, Beth. Hi, Mayor. Hi.
Ikaw na sana muna ang bahala dito sa kaibigan natin NBI, Director Velasco. Ito yung bagong regional director dito sa atin, si Ms. Rivera ng Social Welfare Department. Pleased to meet you, sir. Tawagin nila akong Epi. Napaka-formal naman natin para magtawagan ng sir at Ms. Rivera. Sure. O, bueno. Mauna na ako sa inyo, ha? Ikaw na ang bahala dyan, Beth. Uh-huh. Sige, Mayor. Alam mo, Epi, maganda dito sa lugar namin. Madami kang tourist places na pwedeng puntahan. Kung sasamahan mo ako, bakit hindi? Kailangan ko lang siguro ng tourist guide. Sana mag-enjoy ka sa destino mo dito. Ikaw mag-alala, nag-i-enjoy naman ako. Matatagalan ka ba dito sa destino mo? Ang totoo niyan, hindi ko alam. Nasa Maynila ang desisyon. Maaring marikulo ko bukas. Sa isang linggo o sa isang taon. Dapat nga bukas pa lang ma-recall ka na eh. Masyado nang mahaba ang pasiklab mo, Director Velasco. Marami ka nang naapakan. Ginagawa ko lang trabaho ko. Wala akong intensyon makaapak ng iba. Pero alam ko, ang madalas matapakan, yung mga walang ginagawa. Mga hipong tulog. Na tinatangay ng alon. Sige, tingnan natin kung sino matutulog sa atin. Kung sa bagay, balita raw na asintado ang mga NBI. E di, subukan natin. Sarge, ikaw din. Baka mapahiya tayo. Anong mapahiya? Baka hindi niya kilala kung sinong kausap niya. Epi, mas mabuti siguro kung sa loob na lang tayo. Hoy! Huwag kang bastos, ha? Kapag kinakausap ka namin, huwag mo kaming tatalikuran. Dito sa teritoryo namin, kailangang makisama ka. At para tumagal ka dito, kami ang kaibiganin mo. Kung kayo rin lang magiging kaibigan ko, bibili na lang ako ng aso. Gusto niyo magtagal. Ako ang kaibigan ninyo. Samantala po nating pinuputol ang programang ito para ihatid sa inyo ang pinakabagong ulat mula sa ating provincial correspondent na si Binibining Tess Cruz. Go ahead, Tess. Magandang umaga, Ben. Pati na sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ating napag-alaman na kaninang madaling araw ay nagkaroon ng pagtatangka sa buhay ng ating NBI Regional Director na si Director Epimaco Velasco. Director's office, good afternoon. May I know who's on the line, ma'am? Okay, please hold on. Sir, line number 2.
Hello? Hello? Ito ba si Direktor? Si Mrs. Velasco po ito. Ano ba nangyari sa asawa ko? Sorry, Yoli, at hindi na muna kita tinawagan dahil alam ko mag-aalala ka eh. Pero everything's all right. Kilala mo naman ang asawa mo eh. Hindi naman nila basta na lang madadali yun ng ganun na lamang. Ay, salamat sa Diyos at walang nangyari. Pero pupuntahan ko pa rin siya mamayang gabi. I'll ride the train tonight. Kundi, bukas na na umaga. Maraming salamat ho, Direktor. Okay. Hindi pa ba luto yan? Sandali na lang. Magandang gabi po. Magandang gabi po naman. Ano pong may paglilingkod namin sa kanila? Ko po si Mrs. Velasco. Magtatanong lang ho ako kung saan maaring makita si Attorney Velasco. Nasa bahay na po siya. Kung gusto niyo po, ma'am, sasamahan namin kayo sa kanya. Maari po ba? Yes, ma'am. Katungkulan po namin yan. Maraming salamat, ah. Betting Sabaw. Panganiban. Sir? Mapu ka na. Sige, sir. Busog pa ako. Ang dami ko na yan kanina. Tutunaw nga ako. Tsaka baka hindi ako makakain maigi pag may kasabay ako, sir. Sige, sir. Sige. Yan. O tikman mo nga kung okay na. Ano? Tamang-tama ang timpla. Nako, mabuti na lang at nagustuhan mo yung luto ko. Wala bang kiss? Ah, yung tubig nga pala, nakalimutan ko. Sige. Aba, eh sino ka rin? Eh, hindi ikaw ang kinakausap ko. Sino ka? Kinumbida ko ni Epi para ipagluto siya. Actually, so, mahimik ka. Sinabi ng hindi ikaw ang kinakausap ko. Yes, ma'am. Napakagaling palang pumili ng chimay ni Epi. Hoy! Huwag na huwag mo akong matatawag na chimay. Eh, ano ka? Kaibigan. Ah, kaibigan. Ako rin naging kaibigan niya eh. Bago naging asawa. Anong ibig mong sabihin? Mahina pala to? Simple lang, ano? Ako, si Mrs. Velasco. Epi? Epi! Lumabas ka na! Huwag ka na magtago! Alam kong nandito siya. Epi? Ma
mas mahirap hanapin yung nagtatago kaysa hanapin yung wala. Ihatid yun ako sa station. May asawa ka na pala. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Ang sasalubong sa akin. Daddy! We miss you, Hello. Dad. I miss you too, Eileen. Uwi na. Ang pasalubong namin ng mga kumuya. Wala eh. Nandiyan. Dad, yung pasalubong namin. Dapat marami pasalubong ko. Marami yan. Talaga? Oh, kamusta naman yung pag-aaral ninyo? Okay lang po, okay lang. Very good ako lagi, Daddy. Kamusta naman ang mami ninyo? Okay lang. Okay, Dad. Pero Dad, alam mo, simula nang dumaloy sa'yo si Mami sa probinsya, lagi na lang mainit ang ulo niya. Oh, kumain na kayo. Okay, Dad. Kain ka. Sige, Mami. Gusto'y tanong. Sabihin mo na. Babae mo ba siya? Alam kong hindi ka maniniwala. Ang lakas ng kaba ko sa biyahe. Dasal ako ng dasal para sa'yo. Tapos, aabutan ko lang yung babae mo? Nagmamalasakit lang siya sa'kin. Lahat ba ng obligasyon ng asawa ginagawa niya? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyong hanggang doon lang yun? Pero, bakit mo ako pinagtaguan? Nabigla lang ako. Umiiwas lang ako sa iskandalo. Kasi, ang lagi kong iniisip kung anong nangyayari sa'yo. Kung nasaktan ka, kung nadisgrasya ka, alam mo, nung makita ko yung babaeng yon, naisip ko kung sa akin ka pa rin. Kung sa amin ka pa rin ng mga bata. Iisa lang ang babaeng pinakasalan ko. Iisa lang ang pakikisamahan ko habang buhay bilang asawa. Ikaw yun. Mahal kita, Yoli. Mahal kong ating mga anak. Tinanggap ko na ang katotohanan. Naiisa naman talaga ang kaagaw namin sa'yo. Yung trabaho mo. Umayag na ako doon. Huwag mo na sanang dagdagan pa. Iisa na lang natitirang ambisyon ko. Ang maging NBI director. Matapos yun. Sa inyo na ako ng buong buo.
Ano ka ba naman? Kahit anong paliwanag ang gawin ko, ayaw mo akong paniwalaan. Hindi naliligaw si Danny sa akin. Ito, tandaan mo, Dina. Huwag mo akong lolokohin. Dahil lahat ng kilos mo, alam ko. Huwag mo akong iputan sa ulo. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Kung ayaw mo akong paniwalaan, bahala ka. Bawat kilos ko, bawat kibot ko, pinagdududahan mo. Nagseselos ka na walang katuturan. Mas mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Ah, maghiwalay? Eh, di totoo pala yung suspecha ko. May iba kang lalaki. Kung hindi si Johnny, sino? Sino? Huwag mo akong tatarantaduhin, ha? Pwede ba? Saka na lang tayo mag-usap. Pag matino na yung utak mo! Hoy! Punyeta ka! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Ha? Ha? Malandi ka! Papatayin kita! Linyo. Oh, para thank sa'yo. You, sir. Mukhang pinago niyo si ma'am. Huwag mo kanyang pakikialaman. Yes, sir. I want you to take this case personally. Malaki ang tiwala ako sa'yo. At isa pa, hindi dapat gumagala-gala ang ganyang klaseng tao. Pinag-aralan ko rin ang kaso, sir. Ang primary suspect ay yung boyfriend ng biktima. At lumalabas na parang may pagkasadista talaga, sir. I want him arrested immediately. Yes, sir. At siya nga pala, sir, may nakuha na kaming ebidensya doon sa pinapapalo-up niyang drug syndicate. Good work, Epi. Thank you, sir. Move in on them. Kapag airtight na ang hawak niyong kaso sa kanila. Pero mag-iingat kayo. May feedback sa akin na natutulungan na tayo ng mga loko. We are taking all necessary precautions, sir. Position. Imbitahin niyo na. Yes, sir. Billy Guillermo. Pwede ka nang imbitahan. Mga NDI kami. Eh, kung ayoko sumama. Meron kaming ebidensya laban sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Ganun ba? Sir Steven Siga pala yan. Gusto mo sumunod? Huwag mo kong takutin, ha? Yung Steven Siga mo. O yan.
Steven Higa ka na ngayon. O kayo, bumangon na kahit bitbitin to. Malakas mambiran loko ah. Muntik nang mabasag ang pag ako. Bro, buti pa. Banatan na natin to. Habang natutulog yan, oh. Tama. Tirahin na natin nang matapos na. Oops, sandali lang. Alam niyo naman, trip ito, nag-iisa lang yan. Kaya ako tutumba dyan. Aba, hindi pwede. Dapat tayong lahat. Paano naman si Sir? Maintindihan na tayo noon. Igawain niya nung araw yan eh. Pag nandyan na, idupa ka na. Kaya banatan na natin. O sige, habang mainit. Hoy, Billy. Mabuti pa. Umamin ka na. Para pare-pareho tayo hindi mahirapan. Hindi nyo kayo, isawin! Billy! Hindi nyo ba sinabing nasa third floor tayo? Eh, hindi naman natanong, sir, eh. Kaila sa'yo, Epi, eh, na nasa peligro ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo. Sinwerte nga lang tayo kanina at walang nadisgrasya. Maghihintay ka pa ba naman na may mangyari pa sa'yong masama? Sa akin o sa mga bata? Ang peligro, kakambala talaga ng trabaho. Huwag na sanang madamay ang pamilya. Wala tayong magagawa kundi mag-ingat. At umasa na hindi tayo pababayaan sa taas. Pero meron akong magagawa. Kung papayag ka lang. Anong iniisip mo? Pupunta ako kay Mama sa States. Isasama ko ang dalawang bata. Alam ko kasi na mahihirapan kang problemahin ng sabay ang kaligtasan mo at ang kaligtasan namin. Pero kayo ang papalakas ng loob ko, Yoli. Kayo ang dahilan para mabuhay ako. Pero kami rin ang makakasira pagdating ng pagkakataon. Epi, malaking sakripisyo to sa party namin. Lalo na sa akin. Importante sa akin na buo ang pamilya ko. Buo pa naman kahit magkalayo. Kesa sama-sama na may posibilidad na may mawala sa atin. Instrumental to make noise. Yo, I rock the home girl too. I'll explain the name of the crew. Yo, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's boxing. So I'm giving the orders around here. You don't want to get sex so big.
but not like your boys. Speak up, they can't go on because it's weak. Okay lang sa'yo? Okay. How about you? Let's hang to that. Hello? Sarge? I found you very pretty. May I dance with you? Sorry, sir, we're leaving now. Good morning, sir. Good morning. Sir. May problema ako tayo. Sir. Hindi namin may imbitahan si Mr. Henry Quay dito sa headquarters. Lalo tayong mahirapan, sir, para maisali siya sa police lineup. Ilang beses niyo na ba siyang inimbitahan dito? Madalas, sir. At ang sabi, may karapatan daw siyang tumanggi. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Kung hindi natin siya madadala sa police lineup, ang police lineup ang dadali natin sa kanya. Pag nakilala na siya ng biktima, maaari na tayong makabuo ng kaso laban sa kanya. Maging ang security sa subdivision, maaaring siyang ituturo, sir. Maaaring alam ni Mr. Quay ang batas. Pero alam din natin kung paano niya linalabag ito. Si Mr. Henry Quinn, nandiyan ba? Andiyan po, nasa itaas.
Pakisabi si Atty. Velasco ng NBI. May sasabihin lang ako sa kanya. Sandali lang po, tatawagin ko siya. Good morning, Mr. Cui. Atty. Velasco. Good morning, Atty. Please, come in. Sit down. Thank you. What can I do for you? Gusto ko sana magpaliwanag. Tungkol saan? May mga reports na dumating sa akin na ginugulo ka raw ng mga agents namin. Umabot na pala sa opisina niyo yung harassment na ginagawa ng mga ibang tauhan niyo. Kaya nga nandito ako. Siya ba, Mumorel? Oo siya. Diyan ang ako, sir. Makakatulog yan ang mahimbing, Mr. Cui. Kung talagang wala kayong kasalanan. I hope you understand. It being na attorney rin kayo. I would like to consult my lawyer first bago ako pumunta sa opisina ninyo. Thank you again, Mr. Cui. Thank you rin, attorney. I'll see you to the gate. Thank you. Sige, attorney. Daddy ninyo? Mami, siguro mas maganda kung tatawagan natin siya sa office, diba? Oo nga. Ako naman magdadayan, Mami. Sige, dalian mo. Ang daddy niyo talaga? Aalis na lang ako. Ang dami pa niyang inaasikaso. Hello? Si Atty. Velasco nga po? Wala na ho siya. Kanina pa ho umalis. Ah, kanina pa siya umalis. Ganun ba? Opo. Sino po ito? Ah, misis niya ho ito. Sige. Sige ho, maraming salamat na lang, ha? Pambihira naman ang daddy ninyo. Hanggang ngayon, wala pa. Baka mahuli na tayo sa flight. Myra, tumawag ka na lang ng taxi. Tutuloy ba tayo? Oo, pupunta tayo. Good morning, sir. Good morning. Kaling ko kayo. Anong order niyo, sir? Yung dati. Crispy tenga at saka bigyan mo kami ng inihaw na panga. Saka tatlong beer, ha? Gawin mo ng anim. Unahin mo lang yung beer, pare. Yes, sir. Malamig. Yes, sir. Pare, okay babae yun. Diba? Napaka-sexy nung babaeng dinadala niyo rito, ha?
Magandang araw po sa inyo. Tuloy po kayo. Kailangan natin pag-usapan ang kailangan. Pangay, ang kailangan muna tayo. Saka na lang natin bubertahan si Velasco. Balik tayo dito sa hardware, pare. Iisa lang ang sige at kilala ko may-ari. Isang mayamang incheck. Kilala niyo naman ako, pare, di ba? Anak ng Tuchao, sinaluguto sa inyo para patayin ako. Wala, sir. Hindi bali, aamin din kayo. Alam kong sinisisi ninyo ako at hindi ko pinigilan ng mami ninyo. At alam ko rin na walang may lakas ng loob sa inyo para pagsabihan ako. Eh, Dad, yun talaga ang gusto ng mami at saka alam naman naming laban sa kalooban mo yun eh. Ang iniisip ng mami ninyo ay para sa kaligtasan ninyo. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Susunod ba kami sa kanya, Daddy? Kung makakabuti, oo. Maiiwan ka mag-isa dito? Kung kinakailangan, makinig kayo. Meron akong pwedeng gawin para hindi tayo magkahiwa-hiwalay. Ang magbitiw sa aking trabaho. Huwag na, Dad. Alam naman namin na yun ang buong buhay niyo eh. At saka isa pa, malalaki na kami. Balang araw, magkakaroon na kami ng sarili-sarili namin buhay. Oo nga naman, Dad. Naintindihan nun namin kayo. Dad? Daddy? Mahal namin kayo. Dad, mahal na mahal ka namin.
naman, Babing? Hindi pa ba tulog ang buisit na batang yan? Ang bihira ka naman, oh. Limang araw akong nasa construction. Limang araw na rin akong atat na atat. E, bigyan mo naman ako ng oras pag nandito ako. Pansinin mo naman ako. Sandali na lang. Antok na itong bata. Ikaw naman kasi, Maming. Pambihira ka. Eh, kung nung naghiwalay kayo ng asawa mo noon, ibiligay mo na sa kanya ang responsibilidad na yan. Wala na tayong problema. Patulugin mo na yan. Oo. Oo, sige. Sige na. Baka magisip pa yung bata. Patulugin mo yan. Anong-ano na ako eh. Bilisan mo, ha? Oo. Sige na. Patulugin mo yan, Maming. Bilisan mo. Bilisan. Maming, di ba patulog? Di po. Pwede na yan. Ano ba naman, Maming? Maming, wala nang istorbo. Tulog na ang bata. Maming! Oh. Ano na naman bang... Ano na naman bang gimmick yan? Intrega muna bago siping. Si Maming naman, naluloka ka na ba? Ilang linggo nang hindi ka nagbibigay ng weekly mo sa akin, ha? Darating ka rito, magpaparaos ka. Pagkatapos, aalis ka na. Hindi ko man na nag-iiwan ng pera. Pambihira ka. Anong akala mo sa akin, alkansya? Hindi ka naman naghuhulog ng barya. Maming, huwag mo na akong pasabikin. Pagbigyan mo na ako. Maming, anong-ano na ako eh. Pagparaos ka mag-isa mo. Maming! 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 Maupo na ho muna kayo. Kinakausap ko pa siya. Sir! Parang awan niyo na, sir. Ayon sa ulat ni Dr. Reyes, ang medical legal sa kasong ito, ang batang ito ay namatay dahil sa pagkakaroon ng punit
mula sa kanyang puwet hanggang sa puwerta ng kanyang pag-aari. Nagka-impeksyon din na nagpatuloy hanggang sa loob ng tiyan at naging sanhi ng pagkakabuhol-buhol ng mga bituka. May natagpuan ding hibla ng buhok na nagmula sa pag-aari ng lalaki. Mabili na po kayo ng sampagita. Magkano lahat yan? Bibili niyo po lahat? Oo. 50 pesos lang po. O ito, para sa'yo yan, ha? Saan na po lahat ito? Oo. Mama, ito na po ang sampagita. Maraming salamat po. Ang bait-bait po ninyo. Morning, sir. Morning. Kung wala kayong development na may re-report sa akin, I'm giving you till noon tomorrow. Hindi ba sinabi ko na sa inyong top priority ang kasong yan? All we have to do now is to get a sample of pubic hair of the suspect for comparison. Pero sir, conclusive ba na kung magkapareho ang pubic hair, eh yung suspect ang gumahasa sa bata? Ganun na nga. Hihingi tayo ng tulong sa FBI for DNA. I want both of you in my office. Yes, sir. Yes, sir. Po yung room, sir. Thank you, ah. Sige. Boss! Ito siguro, ayos na sa pinag-usapan natin presyo. Sobra pa nga sa tipo eh. Magaling kang lumasa. Siyempre. Iwan naman na. Oh, babalikan ko pagkaraan ng 2 oras, ha? Teka muna. Bigyan mo naman ako ng bonus. 3 oras lang. Okay. Basta ikaw. Hello, lover boy. Pasok ka na. Para makarami tayo.
sinasabi yan. Kita mo, special ka sa amin. VIP ka pa. Ikaw na nakaupo riyan. Kasi, visitor ka eh. Umamin ka na. Wala namang mangyayari kung magmamatigas ka pa. Wala kayong ebidensya. Hindi niyo ako maiipit sa kasong ito. Bali-baliktarin man ninyo ako. Hindi niyo naman mapapatunayan na ako nga ang gumahasa sa batang yun eh. Sir. Salingangaw pa lang ng tawa mo. Talagang hindi ka tao. Teka. Iniinsulto mo ba ako? Naiinsulto ka? Anak ng tutsa ito ah! Alam bang wala kang karapatang mabuhay? Ititimanda kita! Wala namang kayong ebidensya na nakakuha sa akin ah! Bakit niyo ako ginaganito? May ebidensya na! Hayop ka! Huwag mo akong patawanin. Ngayon hindi ka tatawa. Gamis! Eto na po. Ano yan? Alento? Bulbul? Bulbul mo. Luma na yung kibig na yan. Paris na yan. Hindi niyo ko pwedeng lukuhin ng ganyan-ganyan lang. Ganon, ha? Pasok yung babae! Esther! Tingnan natin. Kung may palusot andito ka pa. Andito na ako, sir. Hello, lover boy. Hello, Yoli. Hello, Epi. Congratulations. Tumawag sa akin si Arlene. Siya nagsabi sa akin ng good news. Salamat sa iyong support at pangunawa. May pangako ka sa akin. Ano yun? You finally achieved your ambition in life, Epi. Tapos niyan, you promised that we'll be one big happy family again. Hindi ko makakalimutan ang pangakong yun. Malayo pang mararating mo. Hindi malayong mangyari yun, lalo na't ikaw at ang mga bata ang inspirasyon ko. But I wish you the best of luck. O ikaw, kamusta ka na? Ang mga bata? Okay naman kami. Alam mo na yung dalawa, tulog na tulog. It's past midnight here. Pero alam mo, Epi, namimiss ka namin talaga. Namimiss na rin namin kayo rito. Ay, Oli. Salamat uli. Ingat lang. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kasama. Wala akong hihilingin bago sa inyo, kundi ang dati niyong katapatan sa tungkulin. Kundi ang dati niyong kasipagan, lakas ng loob, at sakripisyo. Kilala ko kayo lahat bilang kasama sa trabaho, bilang kaibigan, at kadamay sa lahat ng bagay. Sa panahon ngayon, ang bayan ay nawawala ng tiwala sa mga otoridad. Ang NBI lang ang nananatiling may kredibilidad. And remember this, it takes only one corrupt or scalawag agent to destroy the good name we've built through the years.
This coming week, we are launching an intensified drive against all criminal fronts. And let the NBI lead the way. Ito ang mapa nagmula sa ating surveillance team. Makikita nyo rito ang eksaktong lugar na pinagdalan sa biktima. Ayon sa informant natin, may tatlong cottages dyan sa isla. Ang hindi natin alam kung saan dyan sa tatlong cottages na nandun ang hostage. Dahil sa gagamit tayo ng visual sound vernacular, inaasahan natin, pag nakalapit tayong within 200 meters dyan sa mga cottages na yan, mapipinpoint natin ang exact location ng victim. At hindi tayo papasok sa gawing harapan. Marami silang tauhan dito. Dito tayo sa likod dadaan. Dahil hindi nila iisipin na dadaan tayo sa tubig. Ngayon, magdadalawang grupo tayo. Ang isang grupo ay magsisimula dito sa kanluran at isang grupo naman dito sa Timog Silangan. Ang layunin natin ay makuha kagad ng bata. Kung umari, walang masasaktan isang man sa atin. Mr. Diaz, pinagbigyan ka na namin. Pumayag na kami sa hiningi mong extension. Pero inuubos mo ang pasensya ko eh. Hindi na, Mr. Diaz. Your time is up. Pareho lang tayong businessman. And if you can admit my price, hindi mo na makikita ang muli ang anak mo. Sir, we've landed. Spotted. Siguro doon yung walang kung saan naroon yung biktima. Yes, sir. Pag dadali natin itong deal natin ngayon, bibiling ko yung paborito kong baril. Ako baka magbakasyon muna ako sa probinsya. Bakit? Papalamid ako. Kung naman masyado kang kinakabahan eh. Masa kinakabahan eh. Delikado itong trabaho natin eh. Inaasahan kong dala mo na ang 7 milyong piso bilang kapalit ng buhay ng anak nyo. Daddy, Daddy, kunin mo na ako rito. Papatayin nila ako. Please help me, Daddy. Sir, may nasasagap akong boses ng isang babae na nagmumula sa gitna ng cottage. Okay, men. Move in. Thank you.
Check your watches. We move in at exactly 0-200 hours. Stay alert. Come in, Parrot. Yes, Parrot. Go ahead, sir. Any casualties? Negative bursting intact. Copy. Back to Alpha. Yes, sir! Let's go on, boys!
Bata. Magandang gabi ho, sir. Magandang gabi naman. Bago ka rito, ano? Oo. Isang linggo pa lang ho ako eh. Alam mo, mukhang mali yung ginagawa mong paglalampaso eh. Sir? Alam mo ba, pag ipinagpatuloy mo yan, babaha dito sa buong building. Sir naman. Halika, papakita ko siya yung tamang gawa. Eh, ako na lang po, sir. Hindi, ako papakita siya. Manood ka. Mupo ka na lang dyan. Ngayon, papakita ko siya. Ilalagay mo sa tubig, hindi yung sausaw lang ng sausaw, ha? Opo, sir. O ngayon, pagbunot mo, dito mo hahawakan yan. Hindi, huwag ka makialam dyan. Ayan, dito mo pipigay mo dito. Ayan. Sir, ako na lang po. Diyan ka lang, huwag ka makialam. Ayan, ha? Diyan. Yan ang piga, ha? Ano, sir? O yan. Ngayon, pag maglalampaso ka na, hindi yung tira lang ng tira. Ha, sir? Medyo ganda mo yung hagod. Haguri mo na maganda. Yan, nakita mo? Oo nga ho, sir. Kita mo na. Basta maganda lang ang hagod, hindi ka magkakamali. Yes, sir. Yeah. Sir, ako na ho. Kung alam mo na, ha? Opo. Maraming salamat po, sir. O, sige. Sir, ako na magdadala. Hindi na. Ako na. Samahan mo na lang ako sa labas. Opo. Teka. Pagbutihin mo lang. Hindi habang panahon janitor ka. Ang inyong pagtatapos ay isang simbolo ng pagtanggap sa tungkulin na dapat ninyong tuparin ng buong katapatan at walang bayad pag-aalinlangan. Inyong alalahanin na hindi lahat na nagnanais maglingkod sa bayan ay nabibigyan ng pagkakataon. At nais ko rin ipaalala sa inyo na ang karapatan at kapangyarihan na itatalaga sa inyo ay hindi dapat ipagmalaki o ipanikili sa kapwa, kundi dapat ay gamitin sa pagtatanggol sa karapatan ng sambayanang Pilipino. Inyo rin ang isaisip. Ngayon ang simula, hindi lamang ng inyong profesyon, kundi ng inyong panibagong buhay. Nagaya halimbawa ng pera na may dalawang muka. Una, ang kagalakan kapag nagawa ninyo ang inyong tungkulin ng tama at tapat. Ngunit ang kabilang muka ay pagsasakripisyo at pagpaparaya. Ang buhay ay maikli. Hindi sapat ang panahon para sa lahat ng ninanais nating gawin. At para sa lahat na dapat sana ibigin. Labagman sa ating kalooban, may mga bagay na mapapabayaan. May mga taong masasaktan. Kabilang na rin dito mga mahal natin sa buhay. Kaya ngayon pa lang, itanong ninyo sa inyong sarili, kaya ko ba? Sa inyo, muli kong inuulit ang taus-puso kong pagbati. Mabuhay kayong lahat.